Aris thinking. So, kamusta na kayo mga kaibigan kong puti, kaibigan kong pretty, kaibigan kong plastic. So, kamusta na kayong lahat? So, nasa kalagitnaan tayo ng enhanced community quarantine ng COVID-19, so extended hanggang April 30. So, wala po tayong ibang dapat gawin, kundi ay ang sumunod. Ano po, huwag po tayong lalabas ng ating mga tahanan kung hindi naman po kailangan. Ako po, nalabas lang po ako pag may kailangan talagang bilhin at wala na pagkain sa bahay. Pero as much as possible, nasa loob lang po ako ng bahay. Kaya tingnan nyo po yung kutis ko. Kutis Koreana na po ako. Effective po yung ginagamit kong fairy skin. Thank you so much, fairy skin. So, ano po? So, naawa naman po ako. Ako naman po ay talagang my heart breaks. Pag nakikita ko yung mga balita, yung mga talagang wala na raw silang makain, nagugutom na sila, ganyan. I cry for them. Naiiyak din naman ako sa kanila. Kaya lang, wala po tayong option. Yan lang po talagang dapat gawin natin, ang manatili sa ating mga tahanan. Ano po? So, maging aral po sana ang 2019 COVID sa ating lahat na... Lalo na po sa mga bata pa, nakita nyo po siguro ang hirap po ng buhay ng inyong mga pamilya, ng inyong mga magulang, lalo na po kung ang mga magulang nyo ay hindi naman po kaalwanan sa buhay, na talagang sila po ay hirap po at nadudurog po ang kanilang puso dahil wala po silang maipakain sa inyo. So let's take it as a lesson po. Maging lesson po sana yun sa ating lahat. Ano po? So, wag po natin sisihin ang ibang tao kasi po ang kapalaran po natin ay tayo po ang gumagawa. Ano po? Kasi po ang inyo pong lingkod, ang konsehala Nika nyo po, sa talak ni Nika, ay nagdaan din po sa mga kung ano-ano mga pinagsasabi nyo dyan sa FB na kesyo ay walang makain, walang maganyan. Binagdaanan ko din po yun. Ang inyo pong konsehala Nika ay dati pong takatak girl. Nagtakatak girl po ako ng bata po ako. Na-experience ko po magtinda ng sigarilyo, ng candy sa mga jeep. Pero pang time noon, nagtinda kami ng yema sa bus stop. Tapos, naglilinis ako ng jeep. Magwawalis ako ng jeep. Ang bayad sa akin ay piso, 150, 2, stress ay pinakamataas, nagtutubig ng jeep. So, na-experience ko yun ng bata pa ako. Ano? Tapos, na-experience ko po magtinda ng pandesal. Nagtindi ako po ng mga gulay-gulay nang ako po ay high school na. So, nung i-realize ko po, sabi ko ba, ang hirap po pala ng buhay. Mahirap po pala ang buhay pag ganoon. Kaya sabi ko talaga kay mama, ay gusto kong mag-aral. Kasi ayoko po nang mahirap ang buhay. So, yun po lang po ang masasabi ko sa inyo. Kung ayaw niyo po maghirap ang buhay niyo, mag-aral po kayo ng maigi. Huwag niyo pong sisihin ang ibang tao. Huwag niyo pong sisihin ang ibang tao sa kung anong kalagayan po nila sa buhay nila ngayon, kasi po yun ay pinili po nila. Ano po? So, ang kailangan po natin gawin ay magsariling sikap. Tayo po ay magpunyagi, mag-aral, maghanap na magandang trabaho para po pag may mga ganitong problema, ay tayo po ay hindi na mo problema. Ano po? Wala naman po akong against sa kanila. Kaya lang po ay, yan po ang sinasabi ng ating mga guro noon na take the consequences. Diba? In every decision, in every action that we do, there are consequences that we have to face. So, yun po ang consequence. Ano po? Tapos, isa pa po sa issue na napapanood ko at nababasa ko sa Facebook, nagkakasilipan na po ang ating mga kababayan. So, ang puso po ng inyong konsehala Nika ay nadudurog. Naawa po ako sa nagigipong usapan ng ating mga Juan at ang ating mga Pedro. Bakit naman daw po si Juan? Si Juan na nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis, nagsusumikap, ay sa mga panahong ganito ay wala pong matanggap, bagkos, sinisilip, na maalwa naman ang buhay, nangiinggit pa ng mga pagkain at ng kung ano-ano pa. At ito naman daw po si Pedro ay simula pa noon, wala pa ang COVID-19, ay tumatanggap na ng pera, meron na pong natatanggap, at wala naman pong ganyan. Tapos ngayon pong panahong ito, sila pa rin pong inuuna. Nasa naman daw po ang pagiging patas doon. So nadudurog po ang puso ng konsehala nyo. Kaya po, ako po ay magla-launch po ng program after po ng COVID-19. Magla-launch po ako ng program ng reinforcing
reinforcing every individual, reinforcing individual's mindset and goal setting. Oh, 'di ba? So kailangan po natin 'yon. So we can always change the course of our lives, 'di ba po? Mm-mm. So the course of our lives, kaya pa po natin 'yung baguhin. 'Yun po ang natutunan ko sa Itaewon class, sa pong Korean novela. Napanood ko po, napakaganda po, within 15 years after all the sufferings that he endured, he's able to make it on top. Mm-mm. Ganun po kagaling po si Saryo, ang pangalan niya doon. Ewan ko pa kung ano pangalan doon ni Park Soo Joon. Pero yun po ang ating gawin. Ano po, huwag na po tayong magsilipan bagkus tayo po ay magtulungan. At tama po ang sinabi naman ng ate Nika mo, ng inyong konsehala Nika, yung positivity po ang kailangan. So, siguro ko po yung mga talagang kinontra yung aking hashtag positivity ay lahat po sila ay pumunta ng lukban at sila po ay napahiya lahat sapagkat lahat po sa TV ang panawagan ay positivity. So, sana po na-enjoy nyo po ang Pahiyas Festival sa Lukban dahil kayo po ay napahiyas festival. Ano po? So, sige na po. Yun lamang po. Mag-ingat po tayong lahat at patawarin nyo po ako kung hindi po ako nakakapag-upload ng video kasi po busy po ang inyong konsehalang manood po ng Korean novela. Okay po? Mahal ko po kayo. Mwah!